topic for today is ano ang cross-posting? Ano ba ang cross-posting? Ang tinatawag pong cross-posting ay re-upload. Yan, magkaiba yan. So, ang cross-posting po, parang ina-advertise po yung isang post mo sa kabilang page mo. Hindi na pala talaga eligible itong cross-posting. Naguguluhan ka na din ba dahil sa mga nagbabagang bunganga ng mga tutorials? Para ibalita at i-correct ang mga issues about cross-posting. Ilan lamang sa kanila ang nagtatalo-talo tungkol sa cross-posting. May nagsasabing bawal ang cross-posting. Yes, bawal po ang cross-posting. Kasi magkakaroon ka ng violation. Pwede ang cross-posting kung hindi ka pa monetize. Hindi bawal ang cross-posting kapag hindi ka pa monetize. Hindi pwede ang cross-posting kung monetize ka na. Bawal nang mag-cross-post yung account natin kapag tayo ay monetize. Ang sabi naman ng iba, ganito ang cross-posting. I-demonstrate ko sa inyo kung ano ba talaga ang cross-posting kasi mahirap po siya ipaliwanag. Sa mga kapwa creator, alam kong napapanood nyo mga to. Yung iba nag-aaway-away na. Yung iba, gigil na para ipagbawal ang cross-posting. Yung iba naman, pinagde-delete yung mga video nila na may cross-posting. Pero ako, todo cross-post pa rin para kumita, syempre. So para malinawan ang lahat, tapusin ang video na to. Pero kung maguguluhan, i-unfollow nyo ako. Noon pa man legal na ang cross-posting, pero merong guidelines na dapat kang sundin. Simple lang, dapat meron kayong cross-posting relationship sa bawat page o profile. At dapat admin ka sa mga ito. So sa mga creator, sa kalagitnaan ng 2022 at nitong taon 2023, sigurado ako na wala na kayo nito. Dahil bibihira na sa inyo ang gumagamit ng classic page. Gaya nito. Sa inyong profile, pumunta lamang sa setting at hanapin ang cross-posting. At dito, pwede kang mag-add ng page kung saan ka mag-cross-post. So sa aking page at sa page ni Ate Alice, pwede akong mag-cross-post. Nalungkot ka dahil hindi na classic page ang gamit mo. Huwag ka mag-alala. Kahit ano pang gamit mo, pare-pareho lang yan. At computer man o cellphone ang gamit mo, pwedeng-pwede yan. So sa inyong cellphone, i-open lamang ang browser mo at i-type ang www.facebook.com/setting at i-click ang video. So pareho sa aking page kanina, mag-add lamang na mga gustong karelasyon. Pareho lang din kung computer ang gamit mo. I-open ang iyong browser at i-type lamang ang www.facebook.com/setting. Under ng videos tab, dito mo i-manage ang mga page na kung saan pwede kang mag-cross-post. Syempre hindi legit ang tutorial kung walang patunay. So, simulan natin sa posting. Sa pag-post, siguraduhin sa business sheet ka lagi. Under content tab, i-click ang create kapag sa stream ads ka mag-post. At create reel kung sa reels mo i-upload. Kahit saan dyan, pwede ka mag-cross-post. Pero linawin ko lang na dati, ang prosesong ito, ang tawag dyan ay cross-posting. Pero ngayon, ang tawag ay collaboration. Baka magkalituan po tayo. Pero syempre, sasabihin ng iba, eh hindi na cross-posting yan. O sige, tawagin natin collaboration. Pero ang process, ganon at ganon pa rin. So i-click ang add video. At huwag na huwag kalimutan, i-select ang language. So piliin natin Filipino kung ano yung language na ginamit natin. Lagyan ng title at description. Maglagay ng thumbnail. Pwede mag-upload sa ginawa mong thumbnail or pumili sa pinakamagandang parte ng video mo. At sa show more, dito mo ilagay ang mga pangalan ng karelasyon mo. Pwedeng username or i-copy-paste ang link ng page or profile. At i-next lamang ito at i-publish. So anong mangyayari sa video mo pag ganito? Hindi ko nababasahin, ipapaliwanag ko na lang. Ang video ay di-distribute ng dalawang page na parang sarili nilang upload. Pero pagkaraan ng ilang sandali, ang video ay distributed as one. At ang insights ay pwedeng ma-access ng dalawang page. Ang views, comments, reactions ay isa. Pareho ang insights ng video. Pero ang pagkakaiba nito ay parang magkahiwalay na na-upload. At makikita mo na may creation team ang mga collaborative na post. Pero paano naman ang kita ng video kung monetize. Ayon sa kasulatan, ang bagong update ngayon, ang kita ay mapupunta sa primary uploader. Ang ganitong paraan na pag-upload ay cross-posting. Dati, pero ang tawag ngayon ay collaboration. Pero kung na-upload mo na at nakalimutang i-collab sa ibang page mo or meron kang mga lumang videos na gusto mong i-cross-post sa ibang page, pumunta lamang sa business sheet at i-click ang content.
So dito, pumili ng video at i-click lamang ang tatlong dot. At i-click ang Send Cross Post Invite. At pumili ng mga page na inyong karelasyon. Tapos i-click lamang ang Send button. Gusto ko lang linawin na ang cross-posting ay hindi po bawal. Monetize man o hindi, hindi po yan bawal. Dahil si Meta mismo ang nagsasabi na gawin mo ito para lumawak ang reach ng page mo. Bawal lamang ito kung hindi mo nasunod ang mga lituntunin nito. At gusto ko lang linawin sa mga nagko-crosspost sa mga Facebook groups. Yun po ang bawal kung hindi ka admin sa isang group at hindi nakalink ang group sa page mo. Tulad nito, dapat nakalink ang group sa page mo. At dapat admin ka sa group na ito. Bakit? Kasi kung mag-crosspost ka sa isang Facebook groups na hindi ka admin, maaaring bigyan ka ng violation ng admin ng group na yon. Lalo na kung kailangan ng approval ng admin bago maipost ang inyong video. Laging tatandaan na mag-crosspost lamang sa mga Facebook groups at Facebook page na admin ka. At dapat meron kayong cross-posting relationship. Yan po ang pinaka-importante at noon pa man, yan na ang rules ng cross-posting. Sana makatulong. Hanggang sa muli.